Mga kawaki, mga business, hindi ko na po sana gawin yung videong ito. Hindi na po sana ako gagawa ng reaction. Reaction video, ano. Kasi nung mga nakaraang araw, pumunta sila ni Reggie, ni Thinking Buddy, ni LB, at saka ni Rick Aningat doon sa barangay upang magreklamo sa amin, no? O kaya doon sa kay Kabisnes, nire-reklamo nila si Kabisnes na tungkol doon sa inilabas na video, ano? So, nagkaroon kami ng talakayan doon, nagkaroon kami ng pag-uusap doon. At lumalabas doon sa aming pag-uusap, napatunayan doon na kaming mga lupon ay walang kinalaman. Anong, yung ginawang video na yon at ginawang pag-aharap na yon ay dumaan sa tamang proseso, mga kawaki at saka mga kabisnes. Ano? At ang katunayan yan, nung magharap sila doon in Diocry, ito yung duplicate. Ito yung duplicate ng mga kasunduan in Diocry. Ano? Ayan. Tungkol naman doon sa aming pag-aharap nila ni Thinking Buddy, yung kanyang grupo ni Reggie, actually nagkaroon din kami ng malinaw na pag-uusap. Ito yon. Lahat ng aming pinag-usapan doon ay naka-minutes. At siyempre, dahil sa ginawa ni Reggie na paninirang puri sa amin ng mga lupon doon sa video na ginawa niya, ay binanggit ko kay Kapitana yon na kung pwede ay mag-file din kami ng kaukulang kaso kay Reggie sa kanyang ginawang paninirang puri sa amin doon sa video na kanyang ginawa, no? Ngayon, dahil nga yun sana yung gusto ng mga kasamahan kong lupon, ano? Subalit, sa kabila ng lahat, kinausap kami ng aming barangay captain na kung maaari, patawarin na lang sila. O kaya, palagpasin na lang yung mga bagay na yon. Kasi nga, mga dati naman kaming mga magkakasamang mga influencer at dati naman kaming magkakilala. At sa tagpong iyon, nangako naman si Rinji, sabi niya, Waki, okay na lang yon. I-clear ko na lang yung aking video. I-clear ko na lang yung mga bad comment doon. Linisin ko yon. Sa isang salita, sinabi ni Rinji, Waki, linisin ko na lang yung mga video na yon. Kaya naman ako ay umaasa doon na gagawin niya yon at tutuparin niya yung aming pinag-usapan. Kaya hindi na ako gumawa kagad ng reaction video. Pero magpahanggang ngayon kasi wala pa rin. At siyempre nananatili sa iri o kaya napapanood doon sa YouTube yung mga ginawa niyang mga video na yon, ano, ginawa niyang mga pananalita doon na talagang lupos namang nakakasira sa amin na mga lupon sa barangay na lumalabas, na bias kami doon at inaapi namin yung isang tao at umaabuso kami sa aming kapangyarihan, na ang katotohanan dyan ay hindi naman talaga totoo at wala naman talagang katotohanan. At ano bang pakinabang namin kung gagawin namin yun kay Jonathan? Kita nyo naman at batid nyo naman na maging ako ay tumulong kay Jonathan. Nakatulong ako kay Jonathan. Lalo na si Kabisnes, ano? Ito, nakasulat dito yung sinasabi ni Reggie. Ayan, o. Nasabi niya dito ay binisin niya, i-clear niya yung mga video na yon. So, hindi ko maintindihan kung anong ibig niya sabihin linisin at i-clear yung video na yun, dahil hanggang ngayon, nandoon pa rin naman yung video. So, kaming mga lupon, nagpasyasa na kami na mag-counter sa kanila, no? Magsampa din ng kaukulang kaso, dahil nga isipin mo, yung isang video 15,000 views, yung isa ay nasa 12,000 views yata yon. Isipin mo kung gaano kadaming nanonood doon na ang tinutumbok doon kami. Sa makatwid, mga kabisnes, mga kawaki, ang maliwanag dito na kami ay pwedeng magsampa ng kaso sa kanila ng paninirang puri o kaya cyber libel case. Ang sabi ng aming kapitana, sabi niya, bayaan mo na yon, hayaan mo na lang sila, basta wag na lang nilang ulitin yung kanilang
ginawa. So ako naman ay umaasa na i-off niya yung comment section ng kanyang mga video na yon, o kaya i-delete niya yung kanyang video na yon, kasi ang sabi niya naman sa akin ay hindi lang sa akin, ano, ang sabi niya sa amin ay i-clear niya yon at linisin niya yon. Pero siyempre understood naman na yon, ang ibig sabihin na linisin, i-clear, siyempre alisin. Hanggang ngayon nasa iri pa rin yung video na yon at nandoon pa rin. Sa ganong sitwasyon, eh habang panahon na nandoon yun hanggat hindi niya binubura yun, no? Kaya ito, nagpasya ako na gumawa ng reaction video na to para mapakinggan nyo yung side namin, mga lupon, para maintindihan nyo at malaman nyo kung talagang nagkakamali ba kami o sila ay ang may sadyang pagkakamali. So yun, panoorin na po natin. Wik wik. Wak wak. 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 Magandang gabi po sa ating lahat, mga kawaki, mga kabisnes, at mga idol. No? Marami kasing nagtatanong tungkol doon sa ginawang reaction video ni Reggie tungkol sa ginawang proseso ng barangay, na kini-question niya doon na mali daw ang proseso na ginawa namin sa pagpapasundo kay Jonathan at saka sa mga pagtatanong kay Jonathan, no? So mga kawaki, nais ko lang linawin at ipaliwanag sa inyo yung mga bagay-bagay na inaakala ng mga taong iyon na nagkamali yung mga lupon sa barangay. At ang masaklap pa nito, hindi man lang sila nakasigurado kung mali nga o tama yung ginagawa namin, inuhusgahan na po nila kami, mga kawaki, mga kabisnes, ano. Pero bago ang lahat, bago ko ginawa ang video ito, mga kabisnes, nais ko pong ipabatid sa inyo, mga kawaki, mga kabisnes, na noong nakaraang mga araw, pumunta sa barangay si Rick Aningat, si Reggie, si LB, at saka si Thinking Body, no? Na ang layunin nila sa pagpunta sa barangay ay para ireklamo yung ginawang upload ni Kabisnes na video tungkol doon sa isinagawa naming pagharap, o kaya sa isinagawa naming pagharap ni Jonathan at saka ni Inday Okray, dahil nga daw nasangkot yung pangalan niya o kaya ni Reggie. Kaya ipaliwanag ko po ngayon sa inyo, mga kawaki, mga kabisnes. Ganito po yun. Si Jonathan at saka si Okray ay totoong nagharap doon, ano. At sa kalaunan, nagkaroon sila ng kasunduan. Ito po yung kopya ng kasunduan, mga kawaki, mga kabisnes, ano. Ito ay Xerox lamang. Humingi ako ng duplicate doon sa barangay para mayroon din akong hawak, para ano man ang mangyari, mayroon po tayong ebidensya, ano. Unahin natin yung sinasabi nilang maling proseso, ano. Ang kinikwestiyon kasi nila, bakit daw mabilis yung proseso ng pagpapatawag kay Jonathan. Una, nung Lunes, pinuntahan siya ng summon officer namin para ipareceive sa kanya yung kopya. Kasi araw ng Martes yung kanilang pagharap. Pagdating ng araw ng Martes, hindi si Jonathan pumunta. Sa iba't ibang dahilan, hindi natin alam yon. So dahil si Inday Okray ay malayong pinanggalingan, alang-alang sa pagmamalasakit para magharap sila, para magkaayos, ano. Yun naman talagang layunin doon, ano. So nung sinundo ko siya, may mga kasama akong mga barangay, may radala kami sasakyan, kasi nga siyempre medyo malayo-layo rin yun eh, mula sa barangay yung kanilang bahay. Kaya nagdala kami ng sasakyan. Subalit hindi ko siya nadatnan doon. So ang ginawa naman lang namin ay umuwi na kami at sinabi ko sa kay Inday nga wala nga si Jonathan. At ang sabi ni Inday,
hindi ako pwedeng magtagal dito kasi mga 1 week lang ako. Kaya kailangan ko siyang makausap. So sabi ko sa mga kasamahan kong lupon, ang gawin na lang natin ay open date. Ibig sabihin ng open date, mga ka-business, kahit anong oras o kaya kahit anong araw pwede silang magharap. Basta within this week. Kasi ngayon hinihiling ng komplainan. At dapat po natin pakatandaan na lagi ang komplainan ang nasusunod sa schedule kung anong araw at oras ang gusto niyang magharap sila nung tao na kanyang inireklamo. Sa kasong ito, si Jonathan ang nirereklamo, kaya marapat lamang na sumunod siya doon sa hinihingi o sa schedule na binigay nung komplainan ni Inday Ukray. Ano? Mga ka-business, mga kawaki, wala kaming nilalabag na batas doon. Kagaya ng sinasabi nila na amin na madali namin proseso. Ang totoo niyan, may tagubilin sa amin ang DILD o kaya maging sa mga pagsiseminar namin malimit na binabanggit sa amin ng DILD na dapat mabilis ang proseso sa pagharap sa mga kaso, sa pagsasaayos ng mga kaso nung mga inaayos naming kaso doon sa aming barangay. Kahit mag-schedule kami ng araw-araw, basta nagkasundo ang magkabilang panig, pwede po yun. Walang nilalabag na batas doon. No question dyan. Yung sinasabi ni Rinji na dapat 1 linggo, yun ay depende sa sitwasyon. Kung yung komplainan ay pumapayag ng ganon, 1 linggo, o kaya 2 linggo, pwede pa nga eh. No? Pwede yun. Pero hindi naman niya lalagpas ng 45 days hanggang 2 buwan. Kasi pag sapit ng 2 buwan, obligado kaming magbigay ng CFA doon sa komplainan para makapag-file siya ng kaso sa korte. Yun. Dapat po natin pakatandaan yan, mga ka-business, mga kawaki, no? So, clear na wala tayong nilalabag doon. Tapos, ang sinasabi naman nila na sa pilitan daw na dinala si Jonathan doon sa barangay, hindi rin yun totoo. Kasi ang nagdala sa kanya sa barangay ay si Ate Jeannie. Kung bakit, sinabihan ko si Ate Jeannie na sabihan niya si Jonathan na sa araw ng Huwebes, pumunta siya sa barangay dahil yun yung gusto na araw nung komplainan para sila ay maghaharap. So, kinuha ko yung cellphone number ni Ate Jeannie para pagdating ng araw ng Huwebes ay ma-text ko siya para ma-confirm ko. Kasi ang mangyari doon, kaya natin kinuha yung cellphone number ni Ate Jeannie dahil pagdating ng araw ng Huwebes, tinawagan ko si Ate Jeannie para i-confirm ko, nasabihan niya nga si Jonathan. At sabi niya okay naman, nasabihan niya at dadalhin niya sa barangay si Jonathan. So sa pangalawang araw ay pumunta si Jonathan ng kusa. Hindi namin siya pinersa, hindi namin siya pinilit. Ano? Ang bawal, kapag kapersahin mo yung tao, gapusin mo at saka dalhin doon sa barangay, bawal po yon. Yun yung bawal. Mga kawaki, mga kabisnes, pakinggan po natin yung hinaing ni Rigi. Yung ilan sa mga hinaing ni Rigi doon sa inilabas na video ni kabisnes, ano? Ito po. Nakapag-trigy ang sinasang Jonathan para sumagot. Pinagalitan po natin siya naman, pinagpayuhan na mali yung ginawa niya. Kaya sa nangyari po, nalokas ang pangalan ko. At saka tama po ano, na dahil ako ang gumawa ng YouTube channel, ID ko ang ginamit ko, hindi ko pwede yung ipagsabi kahit kayo yung password. Ako po makapahamak kasi ID ko yun eh. Kahit ako si LB, hindi niya alam ang password ng YouTube channel ni Jonathan. Hacking lang po yan na password, akin po na IT. Kasi yung malino nung pag-usapan namin, yun niya, libangan po talaga nila mag-inayang YouTube. Palunod nila ng YouTube. Sa katulayan nga po, yun nga po, kalibangan nila mag-ina. Bukod yun, wala na po. Huwag naman po natin alisin yung nag-iisang makapagbibigay ng kaligayahan sa kanila mag-ina. So, mga kawaki dito, inamin mismo ni Rigi na siyang gumawa ng YouTube ni Jonathan. Actually, totoo talaga itong sinasabi niya, mga ka-business, ano?
Dahil dumating sa punto na gusto ni Inday Okray na ipadelete yung buong YouTube channel ni yung YouTube channel na yon na ginagamit ni Jonathan. Nung chinik na nung mga kasamahan doon, nung mga tao doon, ay hindi siya talaga ma-delete-delete kasi mayroon siyang backup. Ang ibig sabihin noon, yung YouTube channel na yon ay hindi pag-aari ni Jonathan. Sa makatuwid, si Jonathan hindi siya yung may-ari ng YouTube channel na yon. Kung nakikita po natin, napanood natin doon si Jonathan sa channel na yon, siya ay isa lang sa karakter doon. Kung baga, sa maiksing salita, siya ay artista. Artista lang doon sa channel na yon. At ang may-ari ng channel ay si Reggie, no? At hindi si Jonathan. Maliwanag ang pag-amin dito ni Reggie na siya mismo ang may-ari ng channel, no? Tuloy lang po natin. Sa kanilang pag-try na burahin ang YouTube channel ni Jonathan, hindi po solusyon yun. Sa totoo lang, hindi po solusyon. Patan na pakialaman ang buhay ni Jonathan sa rin niya, pero sa rin niya, hindi po yun ang solusyon eh. Ang solusyon doon na pag-ihaw mo sa Jonathan po mismo ang ipagmangasakit na. Ito, may sinasabi dito si Reggie, ano, na hindi daw solusyon yung pagbura ng channel niya. Kinukurikulit mga kawaki, hindi kay Jonathan YouTube channel yon, kay Reggie po yon, no? At ang sinasabi niya na ang solusyon ay turuan si Jonathan, eh anong klaseng turo pa ba ang hindi nagawa ni Kabusiness? Alam naman nating lahat, batid nating lahat kung papaano tinuruan ni Kabusiness si Jonathan ng magandang asal, ng mabuting pag-uugali at kung ano-ano pa mga kabusiness, ano. So ito sila, bago lang sila eh, naunang si Kabusiness na tumulong at umalalay dito kay Jonathan at kay Nanay Marita. Kung baga si Reggie ay huli na lang sila umiksi na dito, ano. So tuloy natin. Paano mangyayari na kung ikaw may matino kang kaisipan, paano mangyayari na doon ako nung oras na yun na video si Jonathan? Sa totoo po, may damagit pa nga timeline doon eh, kung anong oras niya na-upload yun, anong oras niya ginawa. Makapunta niya doon ng umaga, nagalitan ko siya, sabihin ko siya pag naginawa yung video na yun. Sa puntong ito ay tinatanggi ni Reggie na nang doon siya nung ginawa ni Jonathan yung video. Sa maiksing salita, sinasabi niya na wala siya doon nung ginawa yung video na yan. Wala naman tayong question doon o ano eh. Kasi pag nagsabi siya ng totoo, si Jonathan ang nagsisinungaling. Kapag ka nagsasabi ng totoo si Jonathan, siyempre siya naman yung nagsisinungaling. Ano? So wala tayong question doon. Doon sa sinasabi ni Reggie na yan, mga kabusiness. Tuloy po natin. Sa lumanan, tsaka hindi po aabot sa ganung punto na magkapag-video si Jonathan ng ganun kung andun ako ng oras na yan. Dahil sasama pa yung kumuros Jonathan. Alam ng Diyos yan, alam ninyo mga kapams, anong ginagawa ko pagka nalikita akong ginagawa ni Jonathan ng mga hindi ka nais-nais na video. Sasamatain ko po. A few inches later. Pakinggan yung maigi mga kabusiness alam. Kung nang doon daw siya, sawatain niya kaagad si Jonathan at hindi niya papayagan na gawin ni Jonathan yun, no? Dahil nga, si Reggie mismo, batid niya na hindi ka nais-nais yung mga ginawa ni Jonathan doon, yung mga pananalita na ginawa niya doon. Kagaya ng sinasabi ko kanina mga kabusiness, ang may-ari ng YouTube channel ay hindi si Jonathan. At ang may-ari ng YouTube channel ay si Reggie. Naturalmente, dahil sa ikaw ang may-ari ng channel na to, dapat, bago i-upload yung video, sinasala mo muna yon. O kaya, kapag ka may na-upload na video doon sa channel mo,
dapat sinitsik mo yan. Tinitignan mo yan. Kapag ka nakita mo na mayroon doon, hindi ka nais-nais, kagad-agad aksyonan mo yan. Either na i-private mo o kaya i-delete mo. Kagaya nito, sinasabi ni Reggie na hindi niya papayagan si Jonathan na gawin yon. Pero bilang may-ari ng channel na yon, may-ari ng account na yon, dapat kaagad-agad ilaksyonan niya yan. Dahil parang ganito lang yan eh, bigyan ko kayo ng sample mga ka-business ano. Halimbawa lang ha, si Jonathan ay may hawak ng kutsilyo. At ang kutsilyo ginamit niyang panaksak doon sa tao o kaya sa kanyang kalaban. Sa isang salita, napatay niya yon. Pero yung may-ari ng kutsilyo, ang nagbigay sa kanya ng kutsilyo ay si Reggie. Ibig pa sabihin, si Reggie ligtas. Di ba accountability niya yon? Di ba pananagutan niya yon? Dahil siyang may-ari ng kutsilyo? Ganun lang kasimple mga kawakiwa. Wala na maraming paliwanag doon. Paikot-ikotin mo man yung istorya dito, paikot-ikotin mo man yung pag-ilag dito, paikot-ikotin mo rin yung mga paliwanag mo dito. Siya pa rin ang may pangunahing pananagutan dito sa ginawang krimen ni Jonathan na to. Tuloy lang natin mga ka-business. Bakit may mga parts na may mga tutun? Bakit hindi inilabas pa na yung sinasabi talaga na may kinatakutan po ba? Gusto ko kasi sanang marinig yung... So, itong katanungan ni Regina to ay nasagot na ito ni ka-business doon sa mga nakaraang upload niya, no? Pero ulitin ko lang. Kaya nilagyan ng tutot yon, may mga salita doon na hindi na pinarinig dahil doon sa portion na yon, yung mga pananalita na hindi karapat-dapat para iire. Yan na yung mga pagmumura ni Jonathan, yung mga pagtutungayaw ni Jonathan, yung pangbabastos siya sa kay Inday Ukray, ano? Siyempre, siguro, iniingatan din ni ka-business yun, yung mga pangalan ng mga tao na yon, para hindi naman kagad-agad masangkot. Pero isa lang ang titiyakin ko sa inyo, mga ka-business, ano? Kahit kailan, hindi nabanggit yung pangalan ni Reggie doon at doon sa video na in-upload ni ka-business na yon, ano? Ngunit kung talagang gusto ni Reggie na malaman ang nilalaman ng mga ng buong video na yon, pwede man siya mag-request sa akin. Bibigyan ko siya ng kopya, ano? Basta mag-request siya, gumawa siya ng sulat for mala letter na humihingi siya ng kopya. Bibigyan po natin siya. Maging si ka-business, sabi nga ni ka-business, bibigyan din siya. Punta lang sila doon at bibigyan niya. No? Walang problema doon. Kung yon ang gusto niya. Kung sino talaga yung tinumpok ni Jonathan? O yun. Na pangalan kung sino yung kasama niya doon. Gusto niya malaman yon. Na gusto ko na sa video sana eh. At sinabi nga po ano, sa doko mag-usap na huwag inalabas yung kung ano man mag-usapan sa loob. Eh, ano po nangyari? Ano po layunin talaga? Bakit inilabas din naman? Tapos may mga tutot sa mga parts, ibang parts. Bago magsimula yung aming sesyon doon, o kaya yung aming pagtalakayan doon, o kaya yung pagtatanong sa magkabilang panig, tinanong namin si Jonathan at si Inday Ukray. Inday Ukray, kayo ay kukuha ng video. Ikaw, Jonathan, kukuha. Papayag ka ba na itong pagharap nyo ay kuhanan ng video? May pagsangayon po si Jonathan at may pagsangayon din si Inday Ukray. Una kasing nag-request doon na magkaroon ng kopya ng video ay si mismong si Inday Ukray. Kasi nga, ayon sa kanya, yun yung advice sa kanya ng NBI doon sa may cybercrime na kunyan na pwede siyang kumuha ng video para in case na magkaroon ng problema o kaya magkaroon sila ng pag-aharap doon sa korte, ay isa yon sa magiging ebidensya.
Kasi batid naman natin lahat na si Jonathan, pabago-bago ng sinasabi yan. Hindi nagsasabi ng tama yun eh. Iba yung sasabihin niya ngayon, iba naman yung sasabihin niya mamaya, at iba naman yung sasabihin niya bukas. At siyempre, nung pagkakataon na yun, nandun din si Kabusiness, ako kumukuha ng video. Ang sabi kasi namin doon, sa kanila, na yung video na yan, ay hindi namin pinahintulutan na ilabas kung wala kayong pagkakasundo. Subalit, kapag ka nagkaroon kayo ng kasunduan, may pagkakasundo kayo, nasa inyong pagpapasya yun kung ilalabas yung video na yun o hindi. Basta kami na nanatili na hindi kami pumapayag hanggat hindi sila nagkasundo. So sa makatuwid, sa isang salita, nagkasundo naman sila. Kaya, sa tingin ko, walang nilalabag na batas doon. Kasi ang pwede lang magreklamo doon kung sakasakali ay si Jonathan at saka si Inday Okray. Pero sila ni Ridge, dahil saibit lang naman sila doon, kumbaga sabit lang sila doon, o kaya nakikisaw-saw lang sila doon, pilit lang nila na sinasama yung kanilang sarili, ay wala silang karapatan para magreklamo na kung bakit inilabas yung video na yun, dahil hindi naman sila yung mismong tao na gumaganap doon, hindi naman sila yung nadidimendahan eh. Kaya paano mangyari na nagngangawa si Reggie na naghihimutok siya na siya daw ang sinasabi doon? Eh samantala hindi naman binanggit yung pangalan niya doon. Tuloy lang natin mga kawaki, mga kabusiness. Makakapagbigay ng kalinawan sa mga nanonood. Ano pong layunin? Hindi ko maintindihan din eh. Bakit? Ano pong layunin? Para saan? Kung gusto niyo ng katotohanan, ilabas yung katotohanan yung full truth ko sana. Huwag mamimili. Alam mo, Reggie, kung napanood mo video ko na to, lalabas talaga ang katotohanan dito. Maniwala ka, at saka sa hindi. Lalabas at lalabas yan. Basta hinahanap mo yan. Ibigay mo ang request mo sa akin at bibigyan kita ng kopya ng video na to. Para masabi mo, ilalabas yung katotohanan. Yun. Lalabas talaga ang katotohanan. Ilalabas yung ibang side, tapos ibang part, hindi na naman inilalabas. Ano yung selective? Ano kasi yung video mga kapos ay naging selective lang siya para kung ano yung gusto mong iparating lang sa viewer, eh yun lang malalaman niya. Yun lang makakaroon sa isip niya. Walang ibang side eh. Diba po? Yun lang gusto kong i-clarify mga kapos. So, ito yung isang bahagi ng video ni Reggie, ano? Yung kasunod. May kasunod ito eh. So, talakayin natin yung kasunod na video na sinasabi niya. Ayun.